Trending ngayon sa social media ang ginawa ngayon ni Tambalos and Company para hindi na gaano pag-usapan pa sa Senate hearing patungkol di umuno sa kasasang drug war sa bansa. At PDEA elites na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa ay isang investigasyon din hinihil sa gentleman agreement nila dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa China. Nagkataon lang ba ito o sadyang uunahin para masabay ang pagdinig sa Senado? Ito ang mainit na balitang pinuputarte ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. Pero bagong lahat mga kabards, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag mo nang patagalin, i-subscribe mo na yan at pakiclick na rin na notification bell para mas may updated ka pa lalo sa lahat ng mga bagong latest trending videos na i-upload namin soon. At yun na nga mga kabards, matatandaan na sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na uunahin nilang pag-usapan sa Kamara ang mga solusyon sa problema ng bansa, katulad lamang ng patuloy ng pagtaas ng mga bilihin. Pero bakit ngayon tila bigla-bigla na lang ipapasok ang investigasyon na ito sa Congress dahil ba hindi pinapansin na marami sa ating mga kababayan ang pag-iyat nila sa WPS sabay sa hearing ng Senate? Hindi kasi makakailan mas tinutukan ng marami sa ating mga kababayan ang hearing ni Senator Bato de la Rosa na naglagay sa senador ng negatibong opinyon sa marami sa ating mga kababayan. Laban sa kanya, hindi rin maitatanggi na talagang natitinag ang mga mambabata sa Senate hearing sa katunayan na isang congressman din ang binanatan ang pagkatao, ex-spirit agent na walang iba kundi si Jonathan Morales. Ito nga ay si Ace Barbers ayon sa mambabata sa question mark ang pagkatao ni Morales mong pagkatiwalaan pa ito sa kanyang mga sinasabi at nasupalpal na agad ito ni Joy DeVerve dahil ayon sa mga kanyang official statement, I trust Morales on PDEA leaks more than any representative in Congress or even all of you combined, end quote. Samantala, ang salitang ginagamit ng marami sa ating mga kababayan na budol para sa Marcos administration ay siyang salitang binabalik ngayon ni Speaker Martin Romualdez sa mga Duterte. Dahil ito nga ngayon ang ikinakusa sa mga nang budol. Ayon kasi sa lumabas na balita ay pursigido ang Kamara na imbestigahan di umunong gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa China ukol sa West Philippine Sea. Sinundahan nito ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkabahala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maaaring na makumpirmiso ang ating soberanya dahil sa naturang kasunduan, inimbitahan nila ang mga dating official sa ilalim ng dating administrasyong Duterte. Ayon pa sa naging official statement ni Martin Romualdez, we'll start with the past officials kasi sila rin ang dapat ang nag-i-execute kung may agreement. Meron din isang press secretary nagsalita na meron. Yung isa naman, wala naman daw. So ano ba talaga? Nabububudol na naman, binudol nga nila yung China. Ngayon, nabubudulan sila di iyan sa loob ng dating gabinete. End quote. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay umanagan ng samot-saring komento at reaksyon sa marami sa ating mga kababayan. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. And then netizens posted, huwag nang iboto ang mga Marcos, Romualdez, Estrada at Araneta na saan na ang 20 pesos na kilo ng bigas. Hirap na sa sobra ang mga Pilipino, wake up voters. Mas naniniwala ang mga Pilipino kay PRRD, Duterte solid forever. Talagang ganyan ang mga politiko, dalawang klase lang talaga ang politiko. May politikong makabayan at may politikong makapera naman. Resign Marcos, resign. Inday Sara Duterte sa 2028. Most trusted resource person, Jay Morales, among anybody else in Congress. Nasa na yung pangakong 20 pesos per kilo na bigas? Alam mo ba tamba kung bakit tumaas ang mga bilihin dahil sa kagagawa ninyo na walang kwentang mamumuno? Kasi habang kunwari namimigay ng tulong, nangungupit din kaya imbista maraming matutulungan ang DSD WD, baka 1/3 na lang o 1/4 na lang, mas malaki ang Kupit TV. Imbestigahan mo kung gusto mo. Haha, ano naman ang wiretaping sa new? Haha, kayo pala mga traitor o sinungaling. And code. Natin mga presidente, nakita natin yung mga programa niya. Ito yung mga legacy housing project. Legacy housing project. Meron sa mga legacy hospital or medical care facilities. Kaya
yun din ang sinusuportahan nila at yung legacy food program. Ah, puro legacy. Ito ang mga bahagi ng ating mahalang presidente. Yung mga inisip na talaga naman napaka-importante. Dito naman tayo nakita ay napakahalaga talaga itong housing. Yun talaga sila. Pansin nyo mga Lord, naramdaman nyo ba? Kada magsalita ang ating speaker, ramdam nyo ba? Di ba parang ang labnaw? Di ba parang sinasabi niya lang, pero hindi talaga natin maramdaman. Ewan ko talaga no, talagang sa palagay nila, ang laki-laki at ang dami na ng mga nagawa nila. Yan yung problema. Sa sobrang yabang nila, akala nila ang dami na nilang nagawa. Pero sa totoo lang, ang mga taong bayan mismo, ang mga Pilipino mismo, ang makakapagsabi kung talagang maraming nagawa. Diba? Ano mga pinagsasabi niya? Andyan yung legacy housing project. Eh Diyos ko, yung ibang housing project, itinuloy lang. Ha? Kasi ang nagsimula niyan, ang past administration, ang Duterte administration, itinuloy lang. And almost ng mga proyekto ngayon, itinuloy lang. Ha? Nagsimula na yan sa Duterte administration. Actually, sa Duterte administration talagang masasabi natin bagong Pilipinas. Diba? Alam nyo, ang pangit kasi yung... Diba? Ang pangit kasi yung... Ang yayabang nyo. Yung nagawa namin yan, nagawa namin ito, na-accomplish. Ang pangit. Napakayabang, no? Sa totoo lang. I-let nyo na ang tao ang magsabi at mag-praise. Diba? Sa mga nagagawa ngayon, kung meron man, hindi ikaw tambi ang magsasabi kung maganda ba. Ganito mga Lords, hindi ba kayo nagtataka? Diba? Malaking palaisipan talaga ito eh. Si Trillanes, diba? Siya yung nag-backdoor channeling during Aquino administration. And how many times siyang pabalik-balik sa China? So, as far as I know, 16 times. 16 times na pabalik-balik si Trillanes doon sa China. So, nakipag-negotiate sa Chinese government. So, siya yung parang inatasan daw ni Aquino na mag-back-channeling para maayos. So, para maayos ang West Philippine Sea. The question is, naayos ba? Naayos ba? 16 times pabalik-balik siya doon sa China tapos hindi naayos? Tapos, after mag-back-channeling ni Trillanes, mas naging agresibo ang China. Mas grabe yung pagkiklaim nila na sa kanila ang West Philippine Sea. So the big question is, ano ang naitulong ng pagbaback-channeling ni Trillanes at that time? Nakatulong ba talaga or mas nag-worsen ang sitwasyon? And tandaan niyo mga Lords, huwag kayong makalimot, di ba? During Aquino times, during Aquino administration, na mas naging agresibo ang Chinese government na magpatayo ng kung ano-ano doon sa West Philippine Sea. At ito pa, bakit hindi maamin-amin ni Trillanes kung ano ang ginawa niya doon sa China? No? Kay Enrile. Remember, nag-back out pa siya? Di ba? So, tapos ngayon, isinisisi niyo right now kay former President Duterte ang kabulastugang pinagagagawa ngayon ni Trillanes. Tapos ang kapal ng mukha ni Trillanes ngayon na makisaw-saw. No? Kumbaga dinadivert niya na para ang sisi mapunta kay Tatay Digong. Tapos alam na mga Pilipino kailan yan nagsimula. Alam na mga Pilipino na dati pa yan. Hindi pa tumungtong sa pwesto si Tatay Digong. Dati pa yang may secret deal. Diba?